Yan guys, lalagyan natin ng bagong isda para maiba naman dun sa natin ng luto. Dati at ang luto natin ay pinaksiw, ngayon ay pinirito. Ayan guys, pinirito muna yan. Kaya ang ilalagay natin is bagoong. Noong una, ang ginawa natin is pinaksiw, tapos nalagyan ng gata. Ito naman ay may gata din pero may ano, bagoong. Tapos yung gulay niya ngayon guys, sari-sari, mayroon siyang... Ayan ay luyang dahon, pampabango. Ito ay mga kang, ano, sitaw. Ayan, buto ng sitaw. Ayan, galing sa ating garden. Ayan, talong, ampalaya. Ayan. May malunggay ito ngayon, guys. Noong nakaraan, walang malunggay. Ngayon, mayroon sali-sari, may talong. Kung sabi ko nga guys, kung ano yung available sa aking halamanan, sa aking garden, yung anong maha-harvest, yun yung niluluto ko, sinasama-sama ko. Ngayon naman ay piritong isda, nung nakaraan ay pinaksiyo. Ito ngayon ay pirito naman. Kasi gustong-gusto talaga nila yung ganito, yung may gata, tapos maraming gulay. Gustong-gusto nila yan. Yan, ganyan. Ganyan kasarap, lalagyan natin yan ng tubig. Lagyan na natin siya ng tubig para mamaya, pag luto na yan, lalagyan naman natin ng gata. Yan guys, tatakpan natin yan. Yan, lagyan natin ng asin para sureable ang lasa. Tikman na natin. Kung pwede na, ilalagay na natin ang gata. Ayan, luto na. Ayan. Guys, oh, ayan. Piniritong tilapia. Ayan. Tapos may gata ngayon. Hindi siya ngayon, ano, yung pinaksiyo. Espirito naman siya ngayon. Tapos lagyan pa rin. Ganun pa rin pagluto. Pero may bagoong siya na isda. Tapos gata. Tapos, ito na yung mga malunggay. Malunggay naman ngayon, haluhang-haluhalo niya. May mga talong, ampalaya, sitaw, tapos, ano, malunggay naman. Malunggay, ganun pa rin, meron pa rin siyang, tag ito, alumbati, alumpalaya, may konting... saluyot, ano, hindi pala saluyot, walang saluyot yung talinong, konti lang. Isang ano lang yun. Ayan, ganyan lang siya guys. Yung ating ulam ngayon. Same lang siya sa ating niluto, pero may malunggay lang siya, talo ngayon. Pero mayroon pa rin siya ampalaya, kasi ang ampalaya ko, malapit na siyang, ano, tanggalin, kaya kinukuha ko na rin ang kanyang mga dahon para mapakinabangan. Yan. O, diba? Yan. Yan ang sili. Para yan sa aking darling. Gusto niya sili. Yan. Yan pa ang sili. Yan. Hintayin na lang natin yan na pumulo. At yan ay ayos na, luto na. Kasi luto na yung ating piniritong isda. Sarap. Okay na yan. Perfect na yan. Ganun pa din siya guys, masarap pa rin yung sabaw kasi nandyan yung alubati, malunggay, mga talong, ampalaya, sitaw, haluhalong gulay, nandiyan na yan. At saka nandiyan pa rin yung ano, dahon ng pampaasim, yung mura ng sampalok. Hindi yan mawawala pag ganito kasi depende kung mayroong available na. Pag walang ano, yung sa Bisaya paudlot, yung mura, wala, hindi ko siya lalagyan. Pero kung may mura, go, lagay ng lagay lang. Kasi sarap siya.
Perfect talaga siya sa ganitong ulam. Kahit sa may daing, ganito, sarap din. Ayan. Ito perito naman ito ngayon. Nung nakaraan ay pinaksiyo. Para maiba naman. Pero siyempre rin ang gulay. Siyempre rin ang pagkaluto. Hindi lang siya paksiyo yung, hindi lang siya pinaksiyo pinirito na isda naman ngayon. Ayan, ang ating sustansyang ulam. Ayan, sarap-sarap niyan. Pasensya na kayo guys ha, kung ito lang lagi kong pinapakita sa inyo. Ayan, kasi yun yung naisip namin ngayong lutuin ni Ron. Kahapon, puro pirito eh. Piritong manok. Mga, ano, mga leftover. Kasi ano yun eh, binili namin yung inasal na. Yung mga leftover. Sa baon ng mga bata, tosino. Hindi na ipakita. Ito na lang ganito kasi masarap to eh. Diba? Yan na siyang pumulo. Pag pumulo na yan, perfect. Yummy yummy na yung ulam natin. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa panonood nyo sa akin. At saka thank you at na-appreciate nyo yung aking mga simpleng ulam. Mga lutong bahay. Simpleng ulam. Yan. Kasi ito ay yung buhay natin sa araw-araw para makatipid. Huwag na tayo masyadong ano, yung sa akin lang ha, sa akin lang. Mahal kasi ang sobrang gulay eh. Mga broccoli, broccoli flower, mahal yun eh. Mga ganun. Eh, dito na lang tayo sa ating garden. Mga talbusang kamuti, malunggay, kung ano-ano, sari-saring gulay. Yung mga tanim ko, yun na lang muna tayo. Minsan lang tayo magluto ng mga special na mga gulay kasi napakamahal ng gulay. Napakamahal talaga ng gulay, guys. Ang binibili ko ng mga gulay ngayon, mura yung talong, upo, yun na lang, mga ganyan na lang, pichay, mga ganyan na lang luto, binibili ko. Although may pichay din naman ako, kaso lang wala na, naglipas na, yung ano na, mulaklak na nga. Parang gusto ko na ulit magtanim ng ganun. Yung ano, yung pichay, ano pa ba yung lagi nandyan pa? Mustasa, masarap din yung mustasa, guys. Ang tanim na ulit ako para magluto ako ng puro mustasa. Yung binurong mustasa, masarap din yun eh. Meron akong nilagay na dahon ng luya para bumango. Panamit naman guys. Hindi ko siya talaga inaano, tinatakpan pag may gata na para hindi siya magbuo-buo. Kasi nagkakaroon siya ng tubig. Diba yung ano, namumuo yung gata tapos parang tubig na lang. Kung ganyan, sarap. Makita mo talaga yung ano ng gata. Ayan. Yung gata ko talaga laging instant na lang. Kasi ang hirap magpakayod pa dun sa labasan. Mga madaling luto na lang to guys. Ito ay mga madali ang luto. Kuha ka na lang ng ano. Kuha ka na lang ng mga gulay-gulay sa halamanan mo. Sa garden. Pwede na. Kasi sunod-sunod naman kami manok, adobo, perito, ito na naman. Mga ilang araw lang din naman. Gusto ko talaga yung hindi pwedeng ano eh, matagal lang walang gulay. Kailangan may gulay talaga ako lagi. Nung nakaraan naman, kailangan ko rin talaga kami kumain ng ganito kasi namash kami, pinakain kami ng anak namin ng steak. Kaya kailangan ng gulay-gulay na naman tayo. Kain naman din tayo ng special guys, pero mas minsan lang yun. Mga common ko dito ay sinaga, sinigang, nilaga, tinola, paksi, adobo, perito. Yun ang mga common na luto natin. Saka itong mga gata-gata, may gulay, mga ganyan. Yan ang common natin. Thank you so much sa inyong lahat. Luto na yan. Perfect na yan, guys. Tingnan nyo, guys. Napakasarap. O, di ba? Iba naman siya ngayon. Puro siya malunggay kasi ngayon. More on malunggay siya ngayon, guys. Maraming malunggay.